tabla. Ne, may tulang ka na naman takalanan. Nung mga kamanutang, baka makabili pa si Bayo, naburin na po ni Kastila, manatili tayong alipin. Indaon, kaya bakit nga naman kaya katama nga may itong yung kulturang pamisip na kailangan magpiesta na po rin kaladuan pong espiritu na ang galini po ikatamong mga espiritista, eh taya naman alakol-akol yung kaya katamong kaisipan. Mga santinga pasampaga, mga malakandila, libo-libo yung kaya katamong pong gagastusan na magsilbiyan naman po pangailip yung kaya katamong. Kaya katamong espiritista na ano po yung tiro na kanita? Ba? Alay mo flowering sentro mo, ne? Alay mo flowering sentro mo, alala mo organ din kayo naman. Eh, mabal mo ako, kung mapamayad kuryente, botang kami, ka-contribution kayo, libo-libo, gisa ng yeno, kaya anibersaryo. Eh, ako na lang ko, yung pagsadyan tayong anibersaryo tayo. Pero balansyan tayo. Nung nanay takya katamang magamitan, kilom na kuning bawat Domingo, may pupulong tamo, lalo na ang kasangkapan tamang isa niya. O at mas muna tamo pang isagag tayo kaya anibersaryo kaysa kaya tayo kompleto tala ng gamit tamo. Kalupa niya naman po ito, kapatid. Nalela tamo mo naman, kareng sentro. Ne? At tenong takya katamang is katolik, na pwede naman na misa tamo mong sisimba, ne? Ng pesto, o kaya ng birthday. So, ikatang espiritista, makanyang tamo mo naman, ne? Ne, birthday tamo, pwede tamo simba. O kaya, malawas kayo po, tamo ito lang. O kaya, ng anibersaryo, ne? Kanyang tamo mo makipulo. Nyapin niya kahit ilang hausan anibersaryo ng espiritista. Kasi minsan kaya pa banu eh. Hindi, yung kulturang tenang na po kaya katamo rin Kastila. Kapatid, sa anyakin kaya kaisipang ito, ang ganyan yung makailipin tamo po. Itang pepa manara kaya katamo, kinod na ning maigit at lundalan at tinungkulot at lung banwa. I Dr. Jose Rizal, eya po katoliko. Spiritist tayo. Bakit? Hindi darating niya kaya katamo, alipo. Iya po ing migpalto kung bakit may ako siyang national hero king ega na ganang motibo ang pong intensyon na po ng Espanya. Niyabin Pepa Patero. Ne? So, kung isang mga kapatid, ang kolonya na ng Espanya na ang gagini, makatanam niya po kaya katamo. Neta may ayaw ang superstitious beliefs, may ayaw ang kapanuwanan. Ang gagini po, magiging katang espiritista, linugdala po kayang sentro. Okay, next. Sa katapusan ng ikalabinsyam na siglo, ang mga Kristiyanong espiritista ay nakalaban ng mga malaking kwersa sa libulang kolonyal. So, espiritista lang naman po rin itang ikalabinsyam na siglo at yun na po rin espiritista ang may kilabang kaya mas maragol ng kwersa ng libulang kolonyal. Labas ang inatake ng Iglesia Katolika ang mga espiritista. Lantaran po ang pamanatake ng kagawaran ng Iglesia Katolika kaya katamong espiritista. Bakit po? Noong 1856, ipinagbawal ng Santo Papa Pio IX ang mediumidad. At diniklarang heresiya, iskandaloso, at labag sa mga kostumbre ang mediumidad. So, pinagbawal na po ng Santo Papa Pio ang mediumidad. Ano pa ka? Lantaran po ang karelang pamaglaban kay katamong pong espiritista. Uning labagya po ano kay kostumbre at pamag-iskandalo ang kay katamong pong gagawan. Okay. Panahon ng mga Espanyol, ang mga Kastilang Katoliko ang pinakamahigpit na kalaban ng espiritismo. Taong 1861, pinagputos ng obispo ng Barcelona na ikompiska at sunugin ang 300 librong espiritista. Uyan po yung kewara kaya katango na yung obispo kaya tapong panahon ito yung may kitang dundalan ng libro. Pero atin pa mo rin pong midwan, ilalit mo rin libro.
po ng Alan Carter. Yan po yung original ng footage nito po ng pangasinapta po rin ng libro. Ang pagsunog ng mga librong espiritista. So, kapatid, nung etay ay nandiyan din eh, ako po sasabihan doon, imuata mo kayong katoliko na eh, muling kaya mo po may introduce. Pero, uli pong nung misan etay ang lalawin din eh, lalo na po parin kayo na kanere, tamang bayong mga isawa, nung talagang espiritista tayo, kasi po atin pang espiritista ang mga ninyo eh. Okay, may kayaktibo, talagang kahit may talagang solido yun. Pero po at akong miras na magpabinyag yun, na happy plus. Ne? Kailan po kayong sa yan daretso? No, na daretso. Kaya pisang bang katoliko. O kaya kakasal. At yung tamang makasal, pero akit mo lang po kayong pisang bang ng espiritista. Ne? So, uli pong etaya, ay ganyan, nung nanon po yung maging kaugnayan. Kaya po sabihan na magtanong-tangwa, nun na kailangan ipakilala tamo, yung linapan na po rin kaya katamo ng Contadores, nung nanon yan po yung kaya katamo katatalakaran. Yung sabi na, eh, kayo pa na naman ning kasal, pabless me naman king espiritu eh. Pakonsuelo di Bobo Ara. Ne? Bota ka lang rin kusita, makakasuan tres na ramo, pabless na lang king espiritu. Para kayo po na nung rawi sa pantayanan kami, mababa ang iya klase. E tayo po rin, bakit ka rin tao na matas si Antas? Kasi po ito, mas nakataka-porong, mas nakataka-porma. Baring espiritista, may gitigit lang yung isang bang katoliko, aligeng sento. Ne? E katamo mismo, bababa tayo, itsura at kabilyan, e katamo kong kapatira. Okay. Simula ng Imagsikan, nung bakit natin niya pong kaugnayan ng revolusyon, isa sa mga dahilan ng Imagsikan ay upang matamasa ang kalayaan sa reliyon. Ang meron po kang dahilan ng Imagsikan, alimo po itang kalayaan kang eganaganang yamang naturalesa na puning bansang Pilipinas, nung naingigit po kang eganaganang, nung bakit may Imagsikan ng Pilipino, kaya sa tamong kalayaan ng reliyon. Uling masyado na katamong pong bubulagan ang pong tatali. Kaya ang karay ng Diyos, anya pinasunong po kamuakan, Dr. Serizal, anya ipanwal na lang po rin librong akakit na. Ne? So, karamihan sa mga nagalsa ay mga espiritista. So, rin niya, Migalsa, kera ka lang espiritista lang. Andres Bonifacio, Gregorio del Pilar, nung iglesia na po ay nung espiritista na po rin. Pero, palito talaga. Okay. Urene po rin revolusyonaryo. Kitang panahon na pong Imagsikan at atino po rin espiritista kaya. Ne? So, okay. Nino po rin eh. Kaibat na po nang digma ang Espanyol at Amerikano, ang mga revolusyonaryo ay nahati sa tatlong grupo. Ding revolusyonaryo, may partila po king atlong paksyon, kaibat na niyang digmaan king Espanyol. Sinabot na lang po. Ne? Ding, kaya ka tayo pakikilaban. Ang mga revolusyon ay nahati sa tatlong grupo, revolusyonaryo ng Pilipino. Ing metong paksyon, sindo na po muhurin po yung pakikilaban ng mga Amerikano. Ing katlong paksyon, itinayo ang Iglesia Independiente Pilipina. Pero ito po ay makapasakot yung simbahang Vatikano. Kaya po kaya may kayong simbahang Katoliko. Noon ay awasan na po yun ni Iglesia Independiente. At hindi din po akakita na pandamenita kahit mande po ito. Na huling pamakilaban ng kalayan ng reliyon muna manikarera pong ninawa. Ang katlong paksyon, itinayo ang Union Espiritista Cristiana de Filipinas Incorporada na pinangunahan ni Agustin de la Rosa, Juan Alviar, at Casimiro Peña. Pure-pure ang pinalakad para ka rin espiritista at binuuda na po rin espiritista rin manuala at iwala na espiritu na magpagnay niya. Anyapin po may talakad niya ang Union Espiritista. Naiban ka dito ating pamisang meto. Okay. Ang pagdating ng espiritismo sa Pilipinas, pwede po yung istorya na, at kaya
sa pagpapahayag ng mga espiritu ng ibawo sa pamamagitan ng iba't ibang paraanan gaya ng pagkikipag-usap at pagpaparamdam. Na pong natin kayo kayo ng libro ng Atty. Fabian na The God is Spirit at Chuy Apuinig. Dahil sa kawalan ng pagkakilala ng mga naiwan, huling hirap po ay tingyan ni Pelagwan, marami na matakot at nakasinda. Pero ang aliwa, ilang dita kahit din yan. Ang iba ay may kaunting naunawaan. Ang mga ito ay nakatawag ng pansin sa ilang tao ang panasyasa sa hiwaga ng buhay. So, reganiwa, may kayaw siya pong pansin bang kanita pag-aralan de ing hiwaga na po ng buhay. Okay? Kaya Pilipinas, ing miksyasat po kaniti, manibat ing Fransya, karing libro na po Alan Kardec. Ni Alan Kardec po na mag-upisan niyang Sunday School po para kita na nilang prinsipin ng Espiritismo. Ni Alan Kardec, ang sasabihan tamo. Pero Alan Kardec, ay naman po ba anong ausan tayong prinsipin ng Espiritismo at ay na naman po burita. Pero ikatano po, binalisagan tayong mga nita, uling nakala po rin librong asulat na makaugne po king kaning banal at aliwaba pong Espiritu. Okay. At kaya Pilipinas, may kumbisaya po king National Capital Region o sa tamo pong Metro Manila ngini. Ating National Capital Region, yung pong maging pundador ka rin, king katawa na pong Don Agustin de la Rosa. Pala po kanita, itong naos niyang Don. Eh, kaya katapos, kung asan tayong Don Kenny, ilagi po rin ang mga ragulang balena, matuang balena, mga ragul, asindero, pero king Manila po, at yung pong may kapanaliksik, king Espiritismo, king katawa na pong Don Agustin de la Rosa. Yapit po yung main founder tamo kayo ng Norte, South. Okay. At atuya po kayo ni Agustin de la Rosa. Ay, ita. Ita pong makakopyang malus. Yapit po yung Agustin de la Rosa, ita. Naabay na po rin revolusyonaryo. Okay. Yung Agustin de la Rosa, may bayan po kayo ng 1844 at ang gaya po, may gaya po hanggang 1918. May bayan po kayo ng Paco, Manila. At meron niya pong congressman, isang kongresista, propagandista, at nagtatag ng masoneria ng Pilipinas. Lalo niya pong masoneria, hindi po nga sandang masun, organisasyon na po rin mga sa tao ng libunan, gano'n pa na po rin presidente, ribina, yung congressman, yung mayor, nakala po rin mamanip kayo ni uling hindi po yung may itong organisasyon na po rin matas kayong sosyudad. At yung pong founder na nininimuring ni Agustin de la Rosa. Maging pangulong pangkalahatan ng UECF ay kitang 1909. Noong pundador yun, at 1909 niya may presidente, dapat 1905. Kasi po, anyang marestruya po yung union ng gobyerno, iyan po imumunang diling maging presidente na ng union yung pangarestro na po yung gobyerno. Pero bayo po ito, atin mo rin pong pundador, bayo yung marestro yung kakatang pong organisasyon. At ang gangini po, ilapit na yung pundador tamo rin, ela po papalitan. Muli kayo pong ginawon, eh. Ela papalitan ng pundador. Kasi karina ng sentro, bulikan mo pong payabot ini, na nung misan, ali na talaga ng pundador, tamo po, eh, gusto ito. Yung pundador, hanggang malambat ng panahon na alane po kayo Pilipinas. O kaya, may born again niya, may protestante niya, may iglesia niya, itang istorya, eh, ako mabura. Iyan pa mo rin yung pundador. O na yung problema, nung misan, mag-upisayin mo, parang obsessed ay espiritu na yan mismo manatak yung pundador. Ne? So, ikatama naman kung tuki-tuking piyakmata, hanggang maliya, okay, tamo mong okay. Samantalang ding espiritistang minuna, anya may sabi na po kaya yung magsigan, uling era po rin pipirate na. Bagay ng Ebanghelyo, magsalita naman po, mas nigit na pong paka din ang emphasis itang